Hello mga ka-vloggable, nandito na naman po si Ma'am Shidonya na may boom, boom! Panis na mga video. Wala akong makontent, kaya ang content ko ngayon is who is me and who am I? Sino ba ako, ups and down nung bata ako? Nagkalkal kasi ako ng mga picture dito sa may bahay. Then nakita ko yung mga picture ko ng mga bata-bata pa ako. Nakita ko siya. My God, ang jegemon ko. Ngayon naman. Well, ito, may isa akong picture na ipapakita sa inyo. Ito yung picture na wala pa akong kamuang-muang, wala pang mami doon. Wala pang tinatawag na mami doon talaga, as in don pa lang. Yan, mga grade 6 ako. Graduation ko ng grade 6 ako. Grabe no. Nakakahiya. Ang itim-itim po. Diba? Grabe. Pero, may kwento yan eh. And, pumunta, first year high school ako, binubully ako. Isa ako sa mga biktima ng bullying bata. Yan. Sa akong, binubully talaga ng high school ako. Tapos, second year ako, nag-vacation ako. Binubuli ako kasi nga, baduy ako, ang pangit ko, ang itim ko, ang ganto ko, ang ganyan ko. Kasi bata ako eh, kung ano lang yung nakikita ko. Hindi ako materialistic talagang tao na, ay gusto ko nito, ay gusto ko nito, gusto ko nakakita ko ng may outfit na nito, ay gusto ko maging katulad ni ganto. Wala. Kung ano lang kaya ibigay ni mama ko, yun lang. Tapos, umuwi ako ng Tarlac, nag-vacation ako ng 1 month. 1 month ata or 3 weeks sa tito kong bakla. Then, siya'y nagturo sa akin na ang outfit ganito. Pag maluwag ang taas, kailangan masikip ang baba. Pag masikip ang baba, ibig sabihin, ay pag maluwag ang baba, kailangan masikip sa ano. Or neither, pwede mong pagsabayin yun. Kung may accessories kang ganito, ganyan. Mga payo dati na ano. Ito po si tito kong bakla. Ayan po yung tito kong bakla. Ayan po kami. When time na nag-fashion ako. Tapos, kung ano-ano yung pinaglalagay niya sa mukha ko. Sabi niya, gusto ko pag umuwi ka ng Maribeles, gusto ko maayos ka na. Ganyan. Gusto ko ma-outfit ka na. Gusto ko na, napapansin ka na. Ganorns! Tapos umuwi nga ako ng Maribeles. Marunong na ako mag-outfit. Nabilihan niya na ako ng mga makeups. Nabilihan niya na ako ng mga damit ko. Pero hindi pang babae. Kumbaga pang outfit lang talaga na hindi baduy tignan. Just na nagkaroon ako ng mga kaibigan, which is this, na high school ako. Ayan, si Nirisa, tapos si Giselle. Ayan, marami po, si JC, tapos yung mga kaibigan kong first year that time. Ayan, magkaroon ako ng mga friendship na bata. Tapos ito, si Herminia. Ay, bigla ako tuloy na miss yung kabataan ko. Yan. Tignan niyo yung outfitan ko na nun. Oh, ayan po ako dun sa gilid ng bata nakakimpi. Ayan ako. Medyo gumanda na yung outfit ko. Medyo maayos-ayos na yung outfitan ko. Hindi na ako baduy. Isa na ako sa... Ay! Ang ganda naman ang outfit ko. Isa na ako sa ganyan. Tapos, tulad ng ina-expect ng tito ko,
Sabi sa akin, pag natuto kang mag-outfit-outfit, magkakaroon ka ng maraming jowa. Jowa. Like what I expect. Medyo naman. Ayan. Ayan po, except Lisa, artista to. At ito. Yung mga ano ko. Pero ito, crush ko lang to. Taas ito, ultimate crush ko lang yan. Ayan. Pero yung mga yan, the other ones. Alam mo na this? Oh, ayan. Mga kalandian ni Dondo ng mga kabataan niya. Oh my God! Nahihiya ako, hindi ko malaman. Alam mo yun? Meron pa yung may nakalandian pa akong first year high school siya. Dalawa silang magkaibigan. Basta ano, dalawa sila. Hindi ko alam kung sino yung kabit sa kanila. Ganda ko, no? Tapos, na nag-college ako, ayun na, lalong tumindi. Pumunta ko ng Balanga, syempre, puso yung mga modeling, ayan. Syempre, gusto ko rin sumali. Di pa naman ako bakala talaga, noon bye-bye pa lang naman ako, no? Ayan po ako. Ako po talaga yan. Hindi lang halata. Ayan. Hindi lang talaga halata, pero ako talaga yan. Yung mga time na talagang ano na kilala na ako sa pagmamodeling, kilala na ako sa teatro, yan. Nasa Manila na ata ako nito eh. Oo, Manila Times na ata to. Nagpakimpi ako, tapos nasunog yung buhok ko sa bandang lower part. Kaya ang ginawa ko, nagpabangsa ko. Ako po talaga yan. Nakakatawa. Natutuwa ako pag nakikita ko yung mga lumang pictures ko. Tapos tumawa ako na tayo yan. O, nasa Manila na nga ako nito. Ito, nasa Bulacan na. Bulacan ako. Pumunta ako ng Bulacan. Nag-workshop ako sa ABS-CBN. Ayan. Nag-workshop na ako sa ABS-CBN that time. Ayan po yung mga picture ko. Bakit ako naging bakla? Ang pogi ko. Yun na din. Sabi ni mama. Pero wala eh. Pag bakla ka, bakla ka. No. Wala magagawa ang iba. Jejemonan ko na to. Ayan. Jejemon. Medyo tumataba na ako niyan. Umikim po ako yung kasi galing ako sa dagat yan. Pero hindi mo talaga ako masyadong maputi that time. Ayan, super dagat kami. Kasi pag nasa may Balanga ako, iba yung pagkatao ko. Hindi ko alam para kung nag-change ng shoot. Ay, ang bilis. Iba na to si Maurice. Oo nga po pala, si Maurice nga po pala. Ganun. Pero pag nasa Maribela sa ako, bumabalik yung tunay na doon. Yeah, I smell good. Yes. Ayan, mga ka-jejemon, mga times ng jejemon ako. Ayan! Natutuwa ako! Tapos, dumating sa part na may siyempre, parang sabi ko, gusto kong iba naman. Sabi ko, gusto ka naman magpahaba ng buko. Gusto ko naman ma-explore kung ano talaga yung pakiramdam. Ay, ano ba talaga tunay na bakla? Ganun. Ayan. Paba na ako ng buhok. Ang sexy ko nun. Yes. Uminom na ako ng pills nun. Yan. Uminom ang pills na hindi alam ni mama. And tapos may mga Amerikano na ako, nagpapadala sa akin. Ayaw po ako. Kahit po hindi, kahit na ano yun po. Kahit sabihin nyo hindi ako, ako talaga yan. Wala kayong magagawa, ako talaga yan.
Natutuwa ako kasi pag nakikita ko yung mga... Ay, ang ganda ko pala, no? Daming naaanin sa akin, lalakad na ako. Ganyan. Hi, boys! Ganon. Pag ganon, pag ayaw ko. Don't touch me. Huwag mo kong kausapin. Maganda ako, pangit ka. Yung marating sa point natin na gano'n, yabang-yabang ko. May mga matatandang nag-aano sa akin, uy, gano'n, juwain niya ako, gano'n. Pero hindi. Mayabang nga ako nun. Mayabang ako. Feeling ko maganda na ako, artista na ako, gano'n. Pero, sabi ko, parang walang ano, walang thrill na maging bakla ka lang, na parang nagugustuhan ka na lang nila kasi ganito maganda ka, kasi ganyan ka, kasi ganito ka. Kaya sabi ko, I want something new. Tinayo ko ngayon yung grupo ko. Yun yung tinatawag kong Maya. Yan po ang Maya. Maribeles Adult Youth Association. Apo. Yan po talaga ang ibig sabihin ng Maya. ngayon, hanggang ngayon, buhay pa rin naman yun. Yun, ang dami-daming dumating na strangers sa buhay ko, pero sabi ko parang gusto ko talaga magtayo ng isang grupo ng kabataan na magpapakita na hindi totoo na, na ang mga kabataan ngayon puro katarantaduhan lang. Hindi. Kaya nilang magbago. Humawak ako sa salitang pagbabago. Kaya tinayo ko yung grupo na yan. Hanggang sa dumami kami, nang dumami, una, siyempre, unang taon, ang ganda, dalawa, tatlo, apat, lima, ang ganda ng ano, process. Ang daming nangyari. May mga bad instances, may mga magaganda namang pangyayari. Tapos, itinayo ko ngayon yung tinatawag kong Mayanian Stance Group na nakaloob pa rin sa, Mayan, sa Maya ko. Noon, hanggang sa nakilala na nila ako as mami doon, nakilala na nila ako na, ay, koryo to. Nagtuturo na ako sa mga schools, nagtuturo na ako sa ano gato. Pero, ang hindi ko lang tinake is yung magtuturo ako sa piyesta talaga. Kasi malakihan yan. Tapos, ang daming issue. Ayoko na. Ayoko na mga issue ganyan. Gusto kong panilita. Dire-diretso lang yung flow. Ganoon. Hanggang sa, ngayon, ito, kilala na ako. Pag may mga dance competition, nakikita nila ako. Hello, mami doon. Hello, naglalakad ako sa daan. Hello, mami doon. Hello, ganito. Hello. Hi! Minsan nga eh. Tataan ako. Hello, mami doon! Hello. Tapos, ang mangyayari, lalabas ako ng konti. Sino yun? Yun, may mga ganun na, minamamay doon nila ako, but hindi ko nga sila totally kilala. Ang saya, ang sarap sa Philip, pero yun nga lang. Dahil pag sabi nga naman nila, pag nakikilala ka na, marami na ang, taong gusto magpapagsak sa'yo. Kasi you cannot please everyone. Hindi mo mapipis talaga yan. Ang mangyayari yan, may magpapabagsak sa'yo. Dumating ako sa point sa buhay ko na nagkaroon ako ng problema, 4 years, nahirapan ako sa buhay ko, mali si mama dito, nalagaan niya yung nanay niya sa Pangasinan. Tapos, dahil sa, sanay ako na may pera, sanay ako, waldas, ganito, ganyan. Ayun, nawalan ako ng kuryente, nagkaganto ako, nagkaganyan ako, ang dami nangyari sa akin, bad experience that time. Pinagbintangan na nila ako ng ganito, nagbintangan na nila akong ganyan, kaya siya ganito, kaya siya ganyan. Mga issues na babato sa'yo para bumagsak ka. Pero, thank God, hindi ako binitawan ni Lloyd. Nandun pa rin siya, inaangat pa rin niya ako. Kinaya ko yung 4 years na yun na maraming taong gustong magbabagsak sa akin pero wala. Walang nagtagumpay. Kinaya ko na ilang taon na walang kuryente, na kami lang. Salamat sa mga taong kasama ko that time. At talagang nandyan sila, tumutulong sila sa akin sa foods ko, sa gamot. Ang daming taong. Kaya sabi ko nga, pag nasa baba ka, dun mo makikilala yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Kasi tutulungan ka ng walang pang-iimbot. Tutulungan ka ng walang kapalit. At nagpapasalamat ako sa mga taong yon. Kasama sila Gino, mga kamayahan ko, mga dancers ko, sila Bibe, hindi ako niwanan noong that time, sila Asel, sila Rina Lynn, sila pangalan nito, si Jessica, Sokang, si David at yung mga kaibigan niya, sila Sendon, yan, hindi nila ako iniwan. Yung gagawa pa sila ng paraan that time pag wala akong pera, tara, gagawa ko paraan eh, para makakain tayo, ganun. Tapos, yan, napagtiisan ko yun, kinaya ko yun. Nagkakaroon naman ako ng pera, pero sabi ko nga, hindi pa ako marunong humawak ng pera na malaki ng pagkakawak ko ng pera malaki dahil sa ilang taon akong walang pera, pag dumarating yung pera sa akin, bulagsa, boom, boom, boom. Panis. Yun. Nauubusan ako. Pero,
bago dumating si Mama, itong last Pasko at last bagong taon, nangako ko sa sarili ko. Sabi ko, this 2020, aangat ako. And I do it. On myself. Actually, hindi pa talaga Pasko. Mga ano palang ata. Mga August pala, rather. Hindi pala Pasko. Birthday ko noon. Nung birthday ko, hindi ko akalain. Sabi nga naman nila, pag maraming nagmamahal sa'yo, marami talaga nagmamahal sa'yo. Birthday ko, ginising ako ni, ano, ni Lester. Binigyan ako ng 2K. O, maganda ka, maganto ka, magluto ka. May mga darating na bisita. Sita nga, nag-ano ako. Nagluto ako, nag-ganyan ako. Dami ko niluto. Dumating si Gino at Serena, binilan ako ng cake. Sa ate LB ko, umunta dito, sabi niya, sige, libre ko na yung, ano, yung video, okay. Sabi sa akin, eh, gulat ako, nagdadatingan sila, sabi ko, wala akong pampainom sa inyo. Ano, sino nagsabing gagastos ka? Kami ang gagastos sa'yo dahil birthday mo. Ah, iyak talaga ako ng malala. Iyak talaga ako, bina sila ng alak. Yung bahay ko parang naging isang malaking beer house that time kasi ang daming tao talaga na nagmamahal, nagdadatingan. Dumating pa yung tinatawag kong tito na naging jowa ng anak-anakan ko, tawag ko sa kanya tito. Matanda na ito. Pumunta dito, binigyan ako ng pera, binigyan ako ng regalo, binigyan ng ganyan. As in, that birthday, tinatako sabi ko, ito yung simula. Ibabalik ko yung dati ako. Ganon, sabi ko, hindi na ako babagsak ulit. Aangat na ako. Dire-diretso, and God's will, dire-diretso rin yung racket ko. Dumating itong November, hindi man kami nanalo sa sayaw, pero yung hawak kong nag-Miss Bebot, nag-second runner-up, tapos nag-best in talent. Tapos, may mga tinuruan kong sayaw yun sa mga school, nanalo yung sa may mascara festival ko, tapos mga umaarkin na sa akin ng costume yun, dire-diretso yung flow, ang ganda. Hindi ko akalain na ay Lord, salamat po, ganun talaga ako. Kaya ang ginawa ko, hindi dire-diretso ko hanggang sa dumating na rin si Mama, ganyan. Hanggang ngayon, nung dumating siya, ito na po ang inyong lingkod, nagbablog na ngayon, hindi na lang basta koryo, nagbablog na ako ngayon. At sana dumami ng okay guys, say, kwento ko na ang buhay ko. Sana magustuhan niyo guys yung kwento ng buhay ko. Hope you will watch this kahit na masyadong mano. Sana magustuhan niyo ulit yung video na may boom, boom. Panis na mga video ko. Always subscribe, share, like, and click the notification bell para sa mga notification and para sa mga next video niya upload ko. I love you guys. Salamat.